lang ang nananawagan ngayon na ibalik sa mga dating buwan ang pasukan ng mga estudyante dahil sa sobrang init ng ating summer. Kaya naman, maganda po itong direktiba ng DepEd at bilang isang magulang, sang-ayon po ako dito sa face-to-face classes, maaaring suspendihin kapag sobrang init at distance learning ipatupad ayon sa DepEd. Maaaring magsuspend din ng face-to-face classes ang mga eskwelahan at ipatupad ang modular distance learning kapag sobrang init ng panahon at pagkawala ng kuryente na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa abiso ng Department of Education. Sinabi ni DepEd spokesperson Michael Powa na ang mga school heads ng pampubliko at pribadong paaralan ang may responsibilidad na kanselahin ang klase sa oras ng napakataas sa temperatura na maaaring makaapekto sa pag-aaral sa silid-aralan at mailagay sa panganib ang kalusugan ng mga mag-aaral. Ipinaliwanag ni Powa na magkakaiba ang sitwasyon ng mga eskwelahan, kaya mga school head ang dapat magdesisyon kung mag-shift muna sa alternative delivery modes. Una rito, ipinakita sa survey ng Alliance of Concerned Teachers na mayorya ng mga guro sa bansa ay iniulat na nahihirapan ang kanilang mga estudyante na makapag-focus sa kanilang aralin dahil sa nararanasan ng matinding init ng panahon. Nagbabala na rin ang pag-asa na maaaring umabot ng 56 degrees Celsius ang heat index sa Muñoz, Nueva Ecija at Caloocan City summer sa mga susunod na araw. Bukod sa init ng panahon, ay nakararanas din ng brownout ang ilang lugar sa bansa tulad na lamang ng NECO 2 Area 2 sa Nueva Ecija na masasagawa ng annual preventive maintenance schedule sa darating na April 27 to 29, 2023 at May 2 to 4, 2023 bandang alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Base sa DepEd Order 37, hindi automatikong makakansela ang klase kapag nagkaroon ng power interruption. Subalit, mayroong discretion ang mga opisyal ng mga eskwelahan para magkansela ng face-to-face classes kapag nagresulta ang power outages sa poor learning environment ng mga mag-aaral.